Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Gino, ang nagkwento sa karanasan ng kaibigan naming albularyo na si Tarey. Muli po akong bumabalik upang bahagian kayo ng mga kwento na hindi ko pa naibabahagi sa channel ni Commander JH. Nangyari po ito sa kapanahunan ng modernong panahon. Tamang nakalimutan na ang ganitong klaseng paniniwala, pero kami at yung ibang mga tao ay naniniwala pa rin sa mga ganitong senaryo ng buhay. Anyway, itutuloy ko na po ang kwento. Taong 2015, medyo namamahinga na si Tarey sa panggagamot dahil ito ay may karamdaman at medyo may katandaan. Kung tutuusin lang, napakadalang na ni Tarey na tumanggap ng gagamutin nang dahil sa ito ay meron ng edad. Binabawalan na rin ito ng mga mahal niya sa buhay. Pero isang pagkakataon ang hindi maiwasan ni Tarey ang tumulong sa taong nangangailangan ng kanyang lingap. Tao po! Tao po! Tawag ng babae sa labas habang si Tarey ay nasa likod ng kanilang bahay at nagduduyan habang natutulog. May tao po ba dyan? May tao yata. Wika niya. Nang pumunta si Tarey sa harapan ng kanilang bahay, nakita niya yung isang magandang babae. Magandang araw po. Ano po ngatin? May nakapagsabi ho kasi sa akin na meron daw albularyo dito. Ako po yung tinutukoy nyo. Pasok po kayo. Ano po ngatin? Unang kita pa lang ni Tarey sa babae, ramdam na nito na meron itong dinadala na mabigat na suliranin. Kaya pinapasok niya yung babae. Pagpasok ng babae, nagpakilala ito bilang Janice. Ako nga ho pala si Janice. Galing pa ho ako ng Batangas. Ano pong kailangan po nila? Gusto ko lang po sanang humingi ng tulong. Siya nga ho pala, sandali lang po ah. At bibili lang ako saglit ng soft drinks. Ay hindi na po, okay lang po yun. Sige po. Ano po bang pwede kong itulong sa inyo? Kuya, marami na kasi akong nalapitan, pero lahat naman sila iisa yung sinasabi. Baka ho sakaling matulungan nyo ako, nagbabaka sakali lang naman po ako. Ano ho ba yun? Kasi yung anak ko, halos 3 taon na siyang nawawala. Tapos po? Nagpunta lang ba naman sila sa bundok ng Banahaw? Hindi na siya nakabalik. Tapos sabi ng mga kasama niya, nauna na raw umuwi. Nireklamo ko na nga sa pulis . Lahat ginawa ng mga pulis. Kaya lang wala . Iisa sila ng sinasabi. Puro na lang follow up. Hahanapin yung anak ko. Kaya lang umabot na ng ganun taon, hindi na nagpakita yung anak ko. Hindi ko nga alam kung buhay pa siya. Ganun po ba? Ang hirap naman po pala ng pinagdadaanan nyo. Sige, ganito po . Sa totoo lang, hindi naman na ho ako tumatanggap ng ganyan. Pero mukhang nararamdaman ko napakabigat ng inyong dinadalang suliranin. Tsaka ramdam ko po yung ganyan. Yung tipong nawalan kayo ng anak. Kahit na sabihin na malaki na sila, syempre anak nyo pa rin yun at nag-aalala kayo, diba? Oho. Anong tulong po ba ang pwede nyong gawin para sa akin? Ang tanging maitutulong ko lang sa'yo, iha, puntahan yung lugar kung saan siya huling nakita. Malay natin kasi yung lugar na yun pinamumugaran yun ng iba't ibang klase ng elemento. Talaga ho? Oo, totoo yun. Kung ganon, tama pala yung sinasabi ng ibang mga
nalapitan ko na yung lugar na yun hindi naman lahat ay nakatira ay puro banal. Alam nyo po, ang katotohanan niyan, yung katabing bundok nun, pinamumugaran ng mga demonyo. Kaya ho, maaaring kaya nawala yung anak nyo, baka nakursunodahan ng mga nakatira doon. Hindi po natin sigurado pero susubukan ko po. Kuya, kailan ho ba kayo gustong pumunta doon? Sa totoo lang po, abala pa ako sa ginagawa ko pero dahil naawa po ako sa inyo at sa palagay ko yung bata mukhang nahihirapan sa kanyang sitwasyon doon. Sige ho, kahit ngayon pupunta ako doon. Pero mauna na ho kayong umuwi. Hindi ho ako sasabay sa inyo at mamamasaheros na lang po ako tsaka meron pa akong pupuntahan. Talaga po? Opo, kunin ko na lang ho yung cellphone number nyo. Ibinigay ng babaeng yon yung cellphone number niya kay Tarey. Bandang hapon, umalis na si Tarey. Dala nito yung kanyang backpack na may mga lamang pangontra sa kung ano-ano, nang dahil na rin sa dami ng kanyang tatahakin at hindi niya alam ang kanyang kalalabasan. Tamang si Tarey ay marami ng karanasan pagdating sa ganyan, pero siyempre iba pa rin yung naninigurado. Nang makarating ito sa lugar na yon, gabi na. Inisip niya na sobrang delikado ng lugar, pero nandoon na siya at wala siyang kilala doon. Ang tanging pag-asa lang ni Tarey, makita yung babae at iuwi. Babae rin kasi yung batang nawawala, kaya alam niyang babae yon. Tinahak ni Tarey ang napakagulong kagubatan. Ang bigat ng presensya. Ibang klase. Wika niya sa kanyang sarili. Hindi pa man masyadong nakakaakyat si Tarey, sinalubong na siya ng pagsubok. Alam kasi ng mga nakatira sa bundok na yon na si Tarey ay lubhang delikado para sa kanila. Nang dahil dito, hinarang na agad siya ng isang lalaki na hindi mo kayang aninagan ang muka nang dahil na rin sa dilim ng paligid. Saan ka pupunta? Anong gagawin mo rito? Dadaan. Tsaka kukuha ako ng mutya. Hindi dito ang daan. Pero walang ibang daanan, dito lang. Wala akong pakialam. Kung hindi ka lilinis ng daan, labanan mo ko. Ganon? Oo. Yun naman pala eh. O sige, walang problema yun. Hoy, wag mo kong mamaliitin ha. Hindi ako katulad ng mga albularyo at antingero na pumupunta rito na nililigaw nyo. Ibahin mo ko. Sinabi ko ba? Ang ginawa ng humarang kay Tarey, bigla siyang binuno nito. Tapos nagulong-gulong silang dalawa hanggang sa silang dalawa ay bumalandra sa isang malaking kahoy. Hindi kita titikilan. Tatapusin na kita. Dami mo pang sinasabi! Walang tigil si Tarey na inuundayan ng bira sa katawan yung halimaw na hindi niya makilala. Habang binibira niya ito, yung kanyang isang tangan ay nasa kanyang kanang kamay. Sa tuwing tatama sa katawan yun ng halimaw, pakiramdam ni Tarey na parabang kutsyon lang ang kanyang binabanatan. Tigilan mo na ako. Paraanin mo ko at hindi naman ikaw ang sadya ko. O ano, kaya mo pa? Napakalambot ng katawan mo. Hiningal ako sa'yo. Noong ayaw talaga siyang paraanin ng halimaw na yon, napilitan na ito na ilabas ang kanyang pinakamalakas na tangan. Nang ilabas niya ito mula sa dibdib niya, nagulat yung halimaw at bigla na lamang nagtatakbo. Wala ka naman palang sinabi eh! Sigaw ni Tarey. Pagkatapos nito ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Yung ibang mga dala niya ay mga nagsigsihulog na dahil sa pababa yung lugar.
umakyat muli si Tarey. Merong hagdanan doon. Sa hagdan na yon ay dito siya nagtungo dahil halata naman na daanan ito ng mga tao. Habang umaakyat siya sa maliit na hagdan, napansin niya sa gawing itaas ay merong mga tao dahil merong mga nagsisigarilyo. Lumapit siya roon at tinanong ang mga ito. Magandang gabi sa inyo, mga brad. May tanong ko lang ano, gabi na, bakit? Nandito pa kayo? Delikado ang lugar na ito. Kung ako sa inyo, umuwi na kayo. Nalingat lang si Tarey. Napatingin lang siya sa humuni na ibon at nang ibalik niya ang kanyang paningin doon sa dalawang lalaking naninigarilyo sa hagdan, bigla na lamang itong nawala na siya namang ikinagulat ni Tarey dahil hindi niya naramdaman ang pag-alis ng mga ito. Pero saan naman sila pupunta? Ay nako. Wala na. Patuloy na ako sa paglalakad. Nagpatuloy siya sa paglalakad. At nang matapos na yung maliit na hagdan, muli niya itong nilingon. Wala na doon yung hagdan. Tila ba may nagbigay lang sa kanya ng daan upang madali nitong maakyat yung taas. Pero hindi pa naman yon masyadong mataas. Malayong malayo pa siya sa kanyang tutunguin. Napasok si Tarey sa napakadilim. Ang style kasi ng mga puno roon ay nakabayok-yok, magkabilaan at magkasalubong. Nang dahil dito, ni hindi man lang nakikita ang sikat ng buwan. Huminto roon si Tarey kahit wala siyang nakikita na kung ano, pero yung presensya ay napakabigat. At hindi lang yon, meron siyang naririnig na mahinang iyak. Boses ito ng babae. Naisip tuloy ni Tarey na baka heto na yung babaeng hinahanap niya. May hawak siyang larawan ng babae na kapag nakita niya ito roon, kukunin niya ito sa ayaw at sa gusto ng kung sino mang elemento ang kumuha sa babaeng yun. Sinong nandyan? Iha? Iha! Ako si Ray. Kukunin na kita at hinahanap ka na ng nanay mo. Nang sabihin yon ni Tarey, yung mga kahoy na nagsasalu-salubungan ang kanilang mga sanga ay bigla na lamang gumalaw. At ang mga ito ay humarang sa daraanan ni Tarey. Kabilaan, sarado yung kanyang daraanan. Ganon? Nakakatawa, hindi nakakatakot. Ano? Hindi nyo ako palalabasin? O sige, total may dala akong termos, may dala akong kape. Magkakape muna ako rito at magpapalipas ng gabi. Huwag nyo akong tatakutin. Nakesyo, nasa loob ako ng pamamahay nyo. Hindi nyo kilala si Ray. Ako si Tarey na may kakayanan na tapusin kayong lahat dito. Ganon nga ang ginawa niya. Tinotohanan niya ang kanyang sinabi. Naglabas siya ng termos, ng baso, kutsara at kape. Tapos nagsindi rin ito ng ilaw. Noong mga panahon na yon, uso na ang flashlight, kaya binuksan niya ang ilaw. Sarap naman dito sa ginawa niyong bahay ko. Teka, nasa na ba yung dala kong sako? Meron siyang dalang sako na gagamitin niya upang pangsapin sa lupa nang ito ay makatulog, at ginamit niyang unan yung bag niya na puno ng mga gamit. Sige, dito lang ako. Makikitulog muna ako. Baka akala nyo kaya nyo akong linlangin. Kahit tulog ako, gising ang aking gabay. Nang maubos na ni Tarey yung kanyang iniinom na kape, madali itong nakatulog. At ang kanyang panaginip, yung batang hinahanap niya, ay naroroon na sa kanyang tabi at ginigising siya nito. Totoo ang kanyang naririnig
kaya bigla siyang nagising. Oh, iha. Teka, sandali. Ikaw nga. Ikaw itong nasa larawan. Halika't umuwi na tayo. Kuya, hindi pa tayo pwedeng umuwi. Bakit? Kasi... Oh, wag kang umiyak. Tahan na. Bakit ba? Bakit hindi tayo pwedeng umuwi? May itinuturo yung babae na para bang meron siyang kinatatakutan. Nang lingunin ni Tari yung itinuturo nito, nakakita siya ng isang maitim na lalaki. Mahaba ang buhok na kulot-kulot na para bang mahigit isang dekada nang hindi pinapaliguan. Sino ka? Ha? Para kang si Gruto ah! Wika ni Tari. Yung babaeng yun ay umakap sa kanya, nakikiusap na lumabas na sila dahil ayon sa babae, yung lalaking yun ang kumuha sa kanya. Ang kwento ng babae, halos isang linggo pa lang naman daw siya na nagpapaikot-ikot sa lugar na yun ni hindi daw nito makita kung nasaan ang daan. Pero sinabi sa kanya ni Tari na taon na ang lumipas mula nang siya ay mawala. Hindi makapaniwala yung babae sa sinasabi ni Tari at ang ginagawa daw sa kanya ng lalaking maitim na parabang si Gruto. Nililigawan daw siya nito. Binibigyan siya ng bulaklak, kinakausap at binibigyan ng pagkain. Sa tagal ng babae roon, ni hindi man lang daw siya nakaramdam ng gutom kung ano ang kanyang suot nang siya ay mawala. Ganon na ganon din ang kanyang kasuotan. Kaya nga, ni hindi man lang ito naligo. Hindi mo siya pwede kunin. Akin siya! Akin! Hoy! Anong akin? Sa pangit mong yan, sa palagay mo, may magkakagusto sa'yo? Siguro, kahit kalahi mo pa, hindi ka gugustuhin dahil hindi ka marunong maligo. Tignan mo yung itsura mo, para kang pinaliguan ng grasa ng sasakyan. Tapos yung buhok mo, napakaganit. Teka lang, may dala kong kutsilyo rito eh. Halika nga't putulin ko nga yung buhok mo. Nang ganunin ni Tare yung lalaki, mas lalo itong nagalit. At nagbanta ito na kahit sino pa raw si Tare ay hindi na sila makakalabas dito. Yung babae raw ay gusto niyang mapangasawa habang si Tari ay gagawin daw nitong katulong sa kanyang tahanan. Ganon ah? Anong akala mo sa akin, Gruto? Hindi ko alam kung sino ka. Hindi ko alam kung anong klaseng elemento ka. Basta ang alam ko kamukha mo si Gruto. Kinagalit mo ko? Eh di magalit ka. Tamang-tama pala yung paghinto ko rito. Dito lang pala kita matatagpuan, iha. Heto, hawakan mo ito. May ibinigay si Tari sa babae yung kutsilyo na ginagamit niya at ang kutsilyo na yon ay punong-puno ng usal. Nang hawakan ito ng babae, bigla na lamang itong napaso at napasigaw. Oh, iha, bakit? Yung kamay ng babae na pinanghawak niya sa kutsilyo ay medyo umuusok. Ah, ganun ah. Isa ka din. Alam na ni Tari na hindi ito yung tunay na babae. Ginagawa lang siyang kamukha ng babae upang malin lang ito. Hanggang sa yung babaeng gumaya sa hinahanap ni Tari ay nagbago na rin. Tamang isa siyang babae, pero hindi ito tao dahil siya ay isang elemento na kasing itim ng isang lalaki na tinatawag niyang Gruto. Ganon! Kayong dalawa, paraanin niyo ko.
Hindi nyo ako kaya. Baka kung ano ang mangyari sa inyo. Sige na, nakikiusap ako sa inyo para sa kaligtasan nyong dalawa. Hindi ka na makakalis dito. Hulihin mo siya. Sabi ng lalaking maitim sa babae. Unti-unting humahakbang ang babaeng yun papalapit sa kanya. Eek! Eka naman daw ng babae. Natawa si Tari sa kanyang mga pinagsasasabi. Ganun na. Alam nyo kayong dalawa. Normal lang ang tingin ko sa inyo. Sa totoo niyan eh, mas nakakatakot pa nga yung mga nakikita kong umaakit doon sa palengke. Yung mga batang ano doon. Yung mga batang namamalimos doon. Uy, huwag mo nga ako matakot-takot. Ano, lalapit ka? Kita mo to? Yung sinasabi ni Tari, nakita mo to. Yung kanyang kutsilyo. Akmang isasaksak ito ni Tari sa kanya. Nung bigla na lamang itong umiyak, nagmamakaawa ito na huwag daw siyang sasaksakin. Ano ba namang klaseng mga elemento ito? Ah, ganito na lang. Eto tal, parang ayaw nyo akong palampasin. Ito, bagay na bagay to sa lugar nyo. Naglabas siya ng posporo. Sinindihan niya ito at yung dalawang maitim ay bigla na lamang nagtatatalon na animoy takot na takot sa anumang mangyayari. Pag hindi nyo tinanggal ang nakaharang sa aking daraanan, ihahagis ko to sa tuyong dahon upang kayong dalawa ay masunog na ng buhay rito. Ano? Natakot ang mga ito nang dahil doon ay bigla na lamang bumukas ang daan at nagpatuloy na siya sa paglalakad. Ano ba yan? Sabi ko na nga ba eh, nililinlang lang ako ng dalawang yun. Hindi nagtagal, nakasalubong si Tari ng dalawang matandang babae na nakasuot ng purong itim. Meron pa silang bitbit na isang baboy ramo. Nagbibitbitan ang dalawang yon gamit ang mahabang nakatusok sa baboy ramo at nakalagay sa magkabila nilang balikat. Yung isa nasa harapan at yung isa ay nasa likuran. Napahinto ang mga to nang makita si Tari. Alam ni Tari na ang mga ito ay hindi normal na tao. Hoy! Saan kayo pupunta? Ba't may bitbit kayong baboy? Sigaw niya sa kanila. Hindi naman siya pinansin hanggang sa lumihis ito ng daan. Pero sinundan sila ni Tari at hinarang niya yung dalawa. Saan niyo yan ninakaw? Ibalik niyo nga yan sa ninakawan niyo. Huwag ka nang makiilam, Ginoo! Nagugutom lang naman kami. Tsaka, wala namang nag-aalaga ng baboy sa taas. Walang tao rito bukod sa atin lang. Ganon ah. May dala akong Yossi. Ang problema, wala akong sindihan. Baka naman pwedeng makahiram saglit at magsisindi lang ako. Aba! Ginawa mo pa kaming nagyoyosi. Sino bang pupuntahan mo rito? Gabi na, umuwi ka na't delikado ang lugar na ito. Oo, alam kong delikado. Kauna-unahan na, delikado ako sa inyo. Pero ganun pa man, ang gusto kong mangyari, makita ko lang ba naman yung batang hinahanap ko? Heto ang kanyang larawan, baka naman nakita nyo siya. Doy! Bakit? Parang nakita ko ang batang ito. Patingin. Oo nga, kilala ko ang batang ito. Paikot-ikot siya sa lugar na yon. Mama, puntahan mo na siya. Ah, ganun ba? Pero teka, sino ba kayo? Ha? Ang dami mo namang tanong. Mahuhuli ka na dahil ang batang hinahanap mo ay pinaglalaruan ng mga elemento. Elemento? Bakit kayong dalawa? Hindi ba kayo mga elemento? Wala ka nang pakialam doon!
Oo na, sige na, sige na. Maraming salamat. Pag napatunayan kong niloko mo ko, magkikita pa tayo, ha? Nagdire-diretso na si Tari sa tinuturo ng dalawang babae. Ah, lalaki pala yung isa. Sorry po. Iha? Nandito ka ba? Iha? Tawag ni Tari sa gitna ng kadiliman. Hanggang sa ito ay nagulat sa hindi kalayuan sa kanya, siguro ay mga nasa 10 hakbang, bigla na lamang may umilaw doon na parabang Christmas light sa ating mga pamamahay. Napakaraming ilaw roon at tinungo yon ni Tari. Nung marating niya ito, napakarami palang alitaptap doon, senyales na mukhang may nakatirang engkanto sa lugar na yun. Nang gustong salatin ni Tari yung napakaraming alitaptap, bigla na lamang itong naglaho sa kanyang kinatatayuan hanggang sa napunta ito sa isang lugar na napakaganda. Walang katao-tao roon, magaganda ang batis, napakayabong ng mga dahon ng puno, at napakalilinis pa ng ilalim ng puno na parabang walang nahuhulog na maski isang dahon. Sa umaagos na tubig, sa itaas nun nang gagaling yung tubig, napalingon siya roon at nakakita ito ng isang babaeng naliligo na nakasuot ng sandong puti. Iha? Iha! Wika ni Tari sa kanya. Nang lumingon yung babae, siya yung babaeng hinahanap niya. Sino ko kayo? Anong ginagawa niyo rito? Ikaw yung anak ni Janice? Oo, bakit? Pinapauwi na ba ako ng mama? Ano? Anong pinapauwi? Dapat nga kailangan mo nang umuwi. Ilang taon ka nang nawawala, iha. Ha? Paano nangyari yun? May mga kasama ako rito. Ayan o. Yung itinuturo ng babae na kanyang kasama ay mga elemento. Iha, mali ang nakikita mo. Hindi yan ang mga kasama mo. Matagal na silang nakauwi. Taon ka nang nawawala. Halika na. Heto yung tunay na babaeng hinahanap niya. Walang kaalam-alam yung babae na siya pala ay nawawala. Ang alam niya, saglit lang silang naroroon ng kanyang mga kasamahan. Iha, halika na. Mga elemento yung tinuturo mo. Pakiusap, kawawa naman yung nanay mo. Yung mga itinuturo na babae na kanyang kasamahan, purong elemento ang mga ito. Lumapit sila kay Tari at ganito ang kanilang mga pinagsasasabi. Hindi mo siya maaaring kunin. Masaya siya rito. Umalis ka na, albularyo. Hindi ako alis hanggat hindi ko siya kasama. Napakawalang puso nyo naman. Nangunguha kayo nang hindi nyo kalahi. Hindi man lang ba kayo tinatablan ng kaunting hiya sa sarili nyo? Masaya siya rito, kaya wala kang pakialam. Anong wala? Kukunin ko siya sa ayaw at sa gusto nyo. Papayag kami na makuha mo siya sa isang laban. Pag natalo mo ko, papayag ako. Pero pag hindi mo ko natalo, dito ka na rin habang buhay kasama namin. Yun lang ba? Ganun lang ba kasimple yun? Oo, ganun lang kasimple. Bago sila maglaban, may isang matanda silang nakita na naliligo rin, pero hindi nito kalapit yung babae. Sino yun? Teka, tao yun ah. Sandali ah. Magandang araw ho. Anong ginagawa nyo rito? Bakit? Hindi mo ba nakikita na naliligo ako? Oho, pero lugar ho ito ng mga engkanto.
Ganun naman pala eh. O bakit ikaw? Anong ginagawa mo rito? Ha? Sungit niyo naman ho. Nagtatanong lang eh. Kunin mo na ang iyong nais. Dahil malapit nang magsarado ang lagusan. Ano bang kailangan mo rito? Kukunin ko lang ho yung babae. Yung babaeng yun? Oho. Kunin mo na. Pero hindi ka papayagan ng mga nakatira dito. Kunin mo sila nang sapilitan. Pero kung kukunin mo sa santong dasalan, eh hindi mo makukuha yan at lalaban ng patayan ang mga naninirahan dito. Matagal ko nang nakikita rito ang babaeng yan. Kada buwan ay dumadalaw ako rito sa Banahaw upang maglinis ng aking katawan. Palagi ko siyang nakikita rito. Kinakausap ko pa nga siya minsan. Ang sabi niya ay kararating lang daw nila ng kanyang kasamahan. Ang totoo niyan iho, gusto ko man siyang kunin at iuwi sa kanila. Pero maging ako ay wala akong karapatan na gawin yun at ayokong mapahamak ang aking sarili kapag nilabanan kong pilit ang mga nakatira dito. Mahirap silang kalaban. Yan ang itanim mo sa iyong isipan. Makukuha mo ang babaeng yan kung sakaling matalo mo ang pinakamataas sa kanila. Sa palagay ko, hindi mo siya kaya. Meron ka mang tangan, pero ang lugar na ito ay sadyang napakadelikado at kontrolado ng mga engkanto. Ganun ho ba? Tama ka iho. Kaya mag-iingat ka. Sige at aalis na ako. Ang babae ay lumapit sa kanila. Lolo! Nandito na pala kayo. Iha, siguro ay oras na para ka sumama dito sa sumusundo sa'yo. Bakit naman ho? Ang sarap-sarap ng ligo ko eh. Wala pa kaming maghapon dito. Iha, hindi mo alam ang sinasabi mo. Sumama ka na sa kanya at hinahanap ka na ng nanay mo. Ah, sige ho. Tara na, uwi na tayo. Iha, yung tinatawag mo ay mga nakatira dito. Hindi sila ang mga kasama mo. Mga engkanto sila. Ano? Anong engkanto? Nakakainis mang isipin na yung babaeng yon ay walang kaalam-alam. Pero si Tari na ang nag-adjust nang sa ganon ay makuha niya yung babae na walang kaalam-alam na nililin lang na ng mga engkanto. Iha, sandali. Sandali lang ah. Kayo, nakikiusap ako sa inyo na ibigay nyo na sa akin ang babaeng to dahil hinahanap na siya ng kanyang ina. Anong gagawin niya rito? Ha? Dito niya siya patitrahin? Kagaya ng sinabi ko, pwede mo siyang kunin kung matatalo mo ako. Tatang, hindi yata ako kilala ng taong ito. Iho, yan ang sinasabi ko sa'yo. Aalis na ako. Eh akala ko nga ho umalis na kayo tatang eh. Hoy, sige, yun lang ba? Paano pag natalo kita? Anong gusto mong mangyari ha? Ibibigay mo na ba sa akin ng babaeng to? Yun lang ba? Walang problema. Maraming mga naliligaw dito na madaling kunin sa ayaw at gusto nila. Labanan mo ako. Ibang klase, Commander, ang kakayanan pala ng mga engkanto o kaya ng mga elemento pag sila ay nasa kanilang tirahan. Nang dahil sa kontrolado nila ang lugar, gumawa ito ng napakatinding ilusyon habang yung babae ay bigla na ring nawala sa kanyang kinatatayuan. Nang dahil sa sila ay nasa tubig, yung tubig ay biglang napalitan ng umaagos na apoy. Si Tari naman ay nakatapak sa malaking bato upang hindi siya mainitan. Anong ginagawa nyo? Ba't nagkaganito yung lugar? Huwag nyo akong dagtangin. Marami na akong nakalaban na mas malalakas pa sa inyo kaya huwag nyo akong subukan. Iba kami. Nandito ka sa aming tahanan. Lahat magagawa namin
Kung tumalo ka man ng demonyo, pakiusap ko lang sa'yo ay baguhin mo ang style mo dahil hindi yan uubra dito. Ang pinakamatinding nangyari, yung tubig na naging apoy na umaagos, may mga tao roon na nahihirapan. At ang nakita roon ni Tari na isa sa nahihirapan, yung babaeng kanyang hinahanap. Awang-awa si Tari habang yung kalaban naman nito ay tawa ng napakalakas. Hanggang sa naisip ni Tari na pinagdaanan niya na yung mga ganito. Ilusyon? Alam kong ilusyon lang ito. Huwag mo kong linlangin, Engkanto. Manood ka sa gagawin ko. Yung umaagos na apoy, tinapakan ito ni Tari at lumublob pa siya roon. Ganon ang kanyang pagkakakita, pero nang siya ay lumublob, napakalamig sa ilalim. Ano? Di ka man lang ba magtataka? Ha? Huwag mo kong dagtangin. Hindi mo ko kaya. Marami na akong pinagdaanan sa buhay na ganito, kaya alam ko na yung mga ganyan. Tsaka, hindi ba? Nakikitira lang din naman kayo sa mundong ito. Bakit kung iturun nyo yung sarili nyo eh parang kayo na ang pinakamakapangyarihan? Tamang kami ang klase na mga pinakamahihinang nilalang na nakatira dito. Ganun pa man, huwag nyong aariin sa sarili nyo na kayo na ang hari dito. Sinabi ko ba? Wala kaming sinabing ganun. Tamang meron kang kakayanan, pero... Bigla na lamang itong natawa. Tapos ang pakiramdam ni Tari na sobrang lamig kanina ay napalitan ng init. Napaso si Tari, kaya ito umahon sa bato. Anong sinasabi mo? Na napagdaanan mo na ang lahat? Hindi mo ko kaya. Ipakita mo sa akin ang iyong lakas. Umahon ka dyan. Ahon, ipakita mo sa akin. Labis na iniinda ni Tari yung nararamdaman niyang napakahapde sa kanyang mga laman. Ang init! Anong klaseng elemento ka? Yan naman ang mahirap sa'yo. Tatahakin mo ang bahay ng mga elemento, Engkanto. At hindi mo lang alam na protektado kami ng mga nakatira dito na mga matataas na uri ng demonyo. Ganun ah, demonyo pala. Sige, tignan mo na lang kung anong mangyayari sa inyong lugar. Nang hubarin ni Tari ang kanyang suot, tumambad sa mga elemento at mga engkanto yung mga naglalakihan niyang sugat nang dahil sa sobrang init na kanyang naramdaman kanina. Maniwala ka o hindi, Commander, yung mga sugat na yon ay biglang naghilom. Nang naghilom ang kanyang mga sugat, nagulat ang mga nasa paligid niya. Tapos na ba? Tapos na ba ang seremonya? Pwes, tapusin na rin natin ang kahibangan na ito. Hoy, engkanto o elemento o kung sino ka man. Matanda na ako. Kung tutusin, retirado na ako sa mga ganito. Heto na ang kahuli-hulihan. Natutulungan ko na tao. Napilitan lang ako dahil kawawa naman yung bata. Nang dahil sa wala kayong puso, napilitan akong pumunta rito. Malayong lugar pa ang aking pinanggalingan. Huwag ka nang magkwento! Hindi kami natutuwa sa'yo! Ano bang gagawin kasi natin? Sabi mo labanan! Ang ginawa nila, pinagtulong-tulungan nila si Tari. Yung kanilang mga itsura ay nagbago. Naging sila ay mga baboy na itim na merong mga sungay. Sinuro ng mga ito si Tari, kaya siya tumilapon sa mga bato. Hindi nila tinitigilan si Tari.
Hinahayaan lang naman ni Tari ang mga ito dahil ayon sa kanya, biktima lang din ang mga ito ng pang-aabuso ng kanilang pinuno. Nang dahil sa sobrang dami ng sugat ni Tari at ayaw talaga siyang tigilan ng mga yon, kaya nang ilagay niya sa kanyang kamao ang kanyang pinakamalakas na tangan, lahat ng susugod sa kanya ay tumitilapon sa umaagos na apoy. Kapag tumilapon sila roon, hindi na sila nakakaalis at unti-unti silang nasusunog at namamatay. Ano? Nag-iisa ka na lang. Tayo ng dalawa maglaban. Tama na ang kahibangan na ito. Sa aking palagay ay talagang napakalakas mo, dahil nagawa mong talunin ang aking mga kasamahan. Ngayon, naniniwala na ako na ikaw ang karapat-dapat na makakuha sa babaeng gusto kong alipinin. Bakit? Meron pa bang iba? Meron. At ang isa doon, ikaw mismo ang pumatay. Ano? Anong ibig mo sabihin? Diba, binanatan mo ang aking mga tao? At ang isa roon ay katulad mo na nagtangkang kunin ang babae. Nang dahil sa hindi niya kinaya ang aking kapangyarihan, naging isa na lamang siyang tau-tauhan ko rito. At ikaw ang siyang pumatay doon. Kunin mo na ang babae. Umalis ka na. Bigla na lamang nawala yon sa kanyang paningin, at yung apoy na umaagos ay bigla na lamang naging tubig, at yung babae naman ay walang kaalam-alam, sarap pa rin ng ligo nito sa malamig na tubig. Ihahalik ka na! Ayoko! Sinabi ng halikan na yeh! Nang dahil sa ayaw sumama ng babae, tinigal po na lang ito ni Tari nang ito ay makatulog na. Nang makatulog siya ay binitbit siya ni Tari. Ngayon ang problema, saan sila daraan papalabas? Teka, saan ako dadaan? Hindi pwede to. Bigla na lamang may kumalabog sa tubig. Nang lingonin ito ni Tari, may ipo-ipo doon. Siguro, heto ang tamang daan upang sila ay makalabas. Kahit hindi sigurado, sinubukan pa rin ni Tari na tumalon doon. Sa isip-isip niya, kung ano't ano man ang mangyayari, makakalabas naman sila doon. Nang hinigop na si Tari ng ipo-ipo sa tubig, dito na sila nakalabas at bigla na lamang silang napunta doon sa lugar kung saan siya nawala. Pero sa pagkakataon na ito, wala na yung mga alitaptap dahil araw na araw yon. Pagbaba nila, agad na pumunta si Tari sa pinakamalapit na bahay at doon ay inantay niyang magising yung babaeng kanyang kinuha. At nang magising na ito, natakot pa ito kay Tari. Ayon sa babae, hindi daw niya alam ang mga nangyari. Tinawagan ni Tari yung numero ng babaeng si Janice. Ilang oras lang ang lumipas, dumating na yung babae at inakap-akap yung anak. Ang sabi ni Janice ay matagal na siyang nawawala, pero ayon naman sa kanyang anak ay kailan lang sila nagpunta sa lugar na yon. Pero laking gulat ng kanyang anak dahil 3 taon na pala ang lumilipas. Commander J.H., isa ito sa natulungan ng ating bida na si Tari. Marami pa po siyang kwento na hindi ko na ibabahagi sa inyo. Maraming salamat po, Commander, kung uunahin mo ito. Update lang po sa ating kaibigang albularyo na si Tari. Heto po ay may malubhang sakit. Yun lang po at maraming salamat po. Okay, maraming salamat po kay Gino sa pagbabahaging muli ng kwento ni Tari. Siya nga pala, no? Ang ganda-ganda ng kwento tapos ang pangit-pangit ng pagkakanarate ko. Bakit ganun? Alam nyo, ang hirap kasi ng walang studio. Totoo lang. Salamat po at shoutout po kay Kenji Sanchez, kay Bro, ay si Bro Kenji pala to, at shoutout po kay Chris Alcantara. Shoutout po Rodelio Cruz. Shoutout Erwin Moreno. Ayan.
Shoutout po kay Eljazar Miranda. Shoutout Tolitz Asioche. Gilbert Castillo Jr. Shoutout po kay Amelex Vlog TV. Ayan. From KSA Jeddah. Congratulations daw, sabi niya. Salamat po. At shoutout po kay Love and Sadness. Shoutout po Ernesto Requirman from Calamba City. Ariel Calamba City. Ayan, shoutout sa'yo bro. Shoutout po kay Yolanda Ramirez. Shoutout po kay Lourdes de Jesus. Shoutout po kay Philip Lakipo Reyes. At shoutout po kay Tonton Bourbon. Shoutout po kay Real Mix Vlog. At shoutout po kay Rachel. Nabanggit ang 666. Totoo ba talaga yun? Ganda po ng story. Pa-shoutout po. Ayan, shoutout po sa'yo. Shoutout po Remilin Kaskayan. Shoutout po Richie Caramales. Shoutout po Carlo Dolyante. Shoutout Eden Roy. Shoutout po Riegan Machico. Shoutout po kay Tess Flores. At shoutout po kay Lynn Stevie from Daman, Saudi Arabia. Shoutout po kay Antonieta Baten. Shoutout po kay Janice. At shoutout po kay Julie Revilla. Revil ba yun? From Gate 2, Taytay Rizal. Ayan, shoutout po kay James Ramirez. Shoutout po Jeneline Mangulabnan. At shoutout po kay Raquel Cruz. Shoutout po kay Margie Ugdiman. Shoutout po kay Spulgar Liwanag. Anrigala, shoutout po sa iyo. At kay Melet Mayo Kaskayan. So guys, hanggang dito lang po muna ang kwentong to. Pasensya na po kayo dahil isiningit ko po at alam nyo naman, kilala nyo naman po ang ating bida na si Tari. Yun lang po at abangan nyo po yung kasunod ng kwento ni Commander Aman at ni Maestro Ayon. Salamat po.